Hello po, kamusta po ulit kayo dyan? Andito na naman po tayo si Kuya Ferdy para turuan na naman kayo ulit ng isa na namang hayop na inaalagaan natin minsan sa bahay. Walang iba kundi ang baboy o yung pig. So tuturuan ko po kayo gumawa ng baboy. Sige-sige ako ha. So, paano po gumawa ng baboy? Madali lang po ang paggawa ng baboy. Una po sa lahat ay ibubold natin sandali yung clay at pagkatapos ay atin po bibilugin o gagawing circle. At kapag may circle na po tayo, gagawa po ulit tayo ng oval. Yan po ang oval shape. Ngayon po ay gagawa po tayo ng ulo ng baboy. Gagamitin natin yung ating mga kamay, naka-bishop ng ganyan. Gagawa tayo ng parang hugis mangga. Okay? Bibilugin natin, gagawa ko tayo ng hugis mangga. And yan, ito, parang hugis mangga. Ngayon po, pag mayroon na po tayong ganyan, hugis mangga, ang gagawin nun natin ay una natin gagawin sa bahagi ng baboy, gagawa tayo ng kanyang dalawang tenga. So, paano po gumawa ng dalawang tenga ng baboy? Dito po sa side na to, ay hawakan lang natin. Tapos, pipisilin po natin ang ating thumb. Nasa ilalim yung ating point finger. Para makakreate tayo ng kanyang ano to? Ears o tenga. Tapos, pagkatapos po ay ipa-plot po natin ng ganyang paharap. Ayan. Okay. Yan. Sunod po yan ay ganun din sa kabila. Ito po, ipa-plot natin ng ganyan. Tapos, ipa-plot natin paharap. Tapos, tutulisin lang natin yung dulo. Yan. Kasi nakatingin, nakaano na po, nakaharap na. Tapos po, itutupi lang po natin ng konti. Tupi-tupiin natin. Yan. Okay. Ngayon po, pag nakagawa na po tayo ng dalawang tenga ng baboy, ang gagawin na natin ay imumold na po natin itong mga bahagi na to. Igagawin natin siya, tanggalin natin po yung mga bako-bako na yan. Ayusin lang natin. At mamaya po natin i-finish yan. Pag nakagawa na po tayo ng bako-bako na yan, ito naman po ay gagawin natin yung uso ng baboy. Okay, so medyo imumold natin na parang patulis ng kaunti. Tapos, para po magkaroon ng parang nguso. Tapos, para may nguso na kaustig nito. Gawin naman natin, gaganoon lang natin. Ayan. Ayan. So, napansin nyo po, parang may nguso na siyang ganyan. Taas natin ang content. Ayan. So, ito naman po, ay para ma-separate natin yung ulo ng baboy, gagamitin lang natin ang point finger natin, didiinan lang natin na ganyan. Ganyan. Ganyan, ayan. Pansin nyo, parang si-separate na ganyan po. I-pumold lang natin ang ganyan. Para ma-separate natin ang kanyang ulo. Nasa kanyang katawan. Ayan. So, pansin nyo po yan. Kasi-separate na po yan. So, ngayon po, pagkatapos po nyan, ay gagawin mo natin, ay gagawa po tayo ng kanyang apat na paa. So, dito, gagamitin natin yung ating tatlong daliri. Dito. Ayan. Mold natin dito sa kabila. Dito lang po. Ganyan lang po ang pag-mold. Ipahabain natin ang pabilog. Ito lang ginagawa natin ngayon. Ganyan din po ulit sa kabila. Kukuha ko tayo dito. Ito. Ipahabain din po natin ang pabilog. Ayan. Ipahabain na natin ang pabilog. Katapos po dyan sa harap ay dito naman po tayo sa likod. Tayo pa ng isa pang paa dito sa likod. Ayan, dito naman po sa kabila. I-hold po natin ng paa. Okay, so bago po natin ayusin yung kanyang mga paa, medyo gagawa po muna tayo ng kanyang tiyan. Mumold lang po muna natin dito sa dulo. Dito po, mumold-mold lang po natin yan. Ipupon po natin yung kanyang tiyan. Lang po natin. Ganit yung ating mga kamay. Madaliri natin. Ayan. Ayan. Pag-mold. Okay. So,
pag makita na po natin na parang mayroon na po siyang tiyan, ayusin po natin ang kanyang mga paa. Okay, bibilogin natin. Bibilogin natin ang tama. Ayusin natin. Kikinisin natin ang pagbilog. Ayan. Lagi po sa kabila. Ayusin lang natin. Kinisin natin. Ayan. Bibilogin natin ang puti. Ayan. Tapos po dito sa likod, ayusin natin. Yung tab natin natin siya maputi. Okay na, pagkatapos po yan, magawa natin ay ayusin mo ulit natin dito yung dyan at natin maputi. Ngayon po ay ito po, dito sa kabila dito po ay gagawa tayo ng buntot. Yan yung magpagawa ng buntot ng kaboy o ng pig. Ayusin po natin maputi. Meron na po tayong ganyan, pipipitin na natin ang dulo. Ganyan. Ito natin ang ganyan. Ngayon po, ito pa po ay imamold mo natin dito ang bahaging ito. Ito sa buntot. So ngayon po, ang gagawin natin dito sa hita niya ay hawakan natin dito, lagay yung point finger natin, tapos i-bend lang mo natin, no, para pumorma yung kanyang pa. Sa likod, bend lang po natin. Okay, yan. Pansin po natin, nakabend na. So, ayusin natin. Ito. Bibilugin lang natin dito. Lasin natin yung mga ito na yan. Sa kanyang buntot. Tapos ito yung po sa harap. Saka po natin ayusin, alisin natin yung mga parang mga bako-bako. Mold natin, ipipinish natin siya. Ito. Alisin natin mula dito muna sa ulo. Napapansin nyo ba, medyo kumikinis-kinis na yung ating pig. Ayusin po natin ang kanyang likod. Ito, alisin natin. Mawala yung mga na yan. Pag nagawa na po natin yan, maayos na po natin nagawa. Ang gagawin natin ay gagawa po tayo ng kanyang mga yung fit ng baboy niya. Ito lang po ang paggawa ng yung fit niya sa baboy. Ito lang po. Ito po. Ito. 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 Ibalihaw ganun ka ganito po ang ating dalawang daliri. Tapos didiin lang po yung para. Ganyan. Ganyan. Ganyan din po. Ito. Ito din po. Ito.
para po ma-separate natin yung kanyang fingers, kung napansin nyo, nakahati dito. Gamitin na natin yung ating nail, no? Kasi-kasi siya. Ito po. Separate natin. Ito lang sa likod. Kailangan po natin talaga siya i-put ng tama. Magpunta na tayo ng peak. Ito sa quit niya. Isa natin. Po, ang huling gagawin natin sa bahagi ng pig o ng baboy ay gagawa ko tayo ng kanyang mata. So, paano po gawa ng paggawin ng mata ng baboy sa bibig niya? Dito lang po. Hanap lang po tayo ng anumang mga bagay, yung ano lang mga malalapad. Ay, dito po. Eh, ano po lang malalapad yung gagawa ko tayo ng mata dito ng baboy. Kahit ano lang po. Nagkin niya lang po siya ng mata. Lagyan lang mo tayo ng mahabang pilog na ganyan. Paso natin dyan sa loob. Ganyan. Pansin nyo yan. Tapos po, lagay pa natin din sa kabila. Wala mo sa ding mata ng baboy. Ayan. Okay. Tapos po, paggawa po ng kanyang bibig. Ganito lang po. Kuha lang ko tayo ito, so tutsukin lang natin para makagawa tayo ng kanyang ilong. Yes. Tapos pagbababuka pa ng bibig, gamitin lang natin yung ating mga buko. Ayan na, buko. Ayan. Gamit lang ako natin. O. Meron na ako tayong baboy o pig. Ayan po, di po ba madali lang gawin? No, hindi na po siya, tulad ng lagi kong sinasabi, hindi na po siya kailangan ipuputon-putulin para makagawa ka ng kanyang mga paa, ng kanyang ulo. Ito pong technique o step by step ay na paggawa ay madali lang siyang matututunan. Okay. Alamin niyo lang po. Ayan. So, lagay po natin dito. Ayan po ang ating pig. Salamat po. So, I hope po na muli ho tayong natuto gumawa na naman ng isang animal na ginagawa natin. So, maraming salamat po. Sana po ay huwag niyo po kalimutan na i-share, i-like, at mag-subscribe po sana kayo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod. Bye-bye!